Sir Neb, sana ay maisali nyo itong kwento ko sa mga storyang naipapalabas sa inyong channel. Tawagin nyo po akong Noel, 18 anyos. Ang isi-share ko po ay isang personal na karanasan ko sa bahay na inuupahan ko ngayon. Sir Neb, lumayas kasi ako sa amin sa dahilang minamaltrato ako ng stepmom ko. Nasa abroad ang tatay ko at alam niyang umalis ako sa amin. Hinihintay ko lang na makauwi siya para maayos na ang problema. Ilang buwan na lang naman at darating na siya, kaya titiisin ko na lang ang mga pagpaparamdam sa akin dito. Ang sabi ko sa landlady ko ay wala kaming bahay rito sa Maynila, kaya umuupa ako para may matutuluyan si tatay pag uwi niya. Hindi ko sinabi ang totoo na may bahay kami sa Bacoor, Cavite, para wala nang maraming tanungan. Hindi ko naman alam na sa kagustuhan kong wag nang magkaroon ng mahabang usapan, ay hindi rin niya binanggit sa akin na may kasama pala ako sa unit na binigay niya sa akin. Hindi ko naman kaagad naramdaman yung babaeng kasama ko rito. Bali, ang nagkwento lang ay yung mga kalapit unit ko. Ang sabi nila, ilang tenant na ang nagsabi na may nakikita silang babae na sumisilip sa kwarto. Wala raw pinipiling oras yung babae at basta na lang nagpapakita. Natakot na ako noon, pero inisip ko na lang na kasama ko ang Panginoon. First time kong makita yung babaeng yun ay pinili pa talaga niya na alas 4 ng umaga. Bigla kasing nag-brownout noon, kaya nagising ako sa kawalan ng electric fan. Pagdilat ko nga ay sobrang dilim. Sumilip ako sa bintana at nakita kong wala ngang ilaw ang mga poste, pati yung katapat na bahay. Kinuha ko na lang ang cellphone ko at ginamit ang flashlight noon para maghanap ng karton na pwedeng pamaypay. May nahanap naman ako sa likod ng pinto ng kwarto. Since ako lang naman po ang narito sa bahay, ay iniwan kong nakabukas ang pinto ng kwarto. Mula sa likod ng nakabukas na pinto ay may nailawan akong kulay puti sa gilid ng pintuan doon sa may siwang. Halos maihi ako sa takot, Sir Neb, nang ma-realize kong mga mata ang mga yun na nakasilip. Nakatagilid, kaya kita ko yung dalawang mata na kumukurap pa. Titig na titig sa akin. Tapos parang tumataas pa siya o bumababa. Naririnig ko yung mga kaluskos niya sa kabilang side ng pinto. Kung iisipin mo talaga, ay parang may ibang tao na nakapasok sa bahay. Pero sigurado akong nakalak ang mga pwedeng daanan. At sino naman kayang magnanakaw ang papasok sa bahay ng iba at makikipagtitigan pa? Hindi ako makaalis dahil sa sobrang kilabot. Nakatutok lang yung ilaw sa gilid ng pinto. Alam ko kasi na yun na yung babaeng sinasabi ng mga kapitbahay ko. Nakasilip siya mula sa siwang ng pinto at pinapanood ako. Natatakot akong umalis sa pwesto ko, pero gusto ko na ring mawala sa paningin ko ang mga mata niya. Nagdasal na lang ako noon. Hindi ko makuhang pumikit dahil baka pagdilat ko ay face to face na kami. Mga ilang minuto pa kaming nagtitigan, hanggang sa parang bula na lang siyang naglaho. Noon ko na lang naisip na pwede ko pang tadyakan yung pinto para sumara. Magmula noon ay hindi na ako natulog sa kwarto. Naglatag na lang ako ng foam sa sala at doon nagtsatsagang matulog. Hindi ko rin pinapatay ang ilaw at parati kong sinasara ang pinto ng kwarto. Ang kaso, hindi lang pala sa pinto ng kwarto mahilig sumilip yung babae. Isang beses naman, habang nanonood ako sa cellphone, ay naramdaman kong may nakatingin sa akin. Hindi ko na kailangan lumingon. Alam kong nasa likod ko siya nung time na yon, Sir Neb. Ang malupit niyan, nakahiga na ako sa foam. Nakatagilid ako at naririnig ko na may humihinga sa likuran ko. Alam niyo yung malalim na hinga na mahaba? Ganoon ang naririnig ko. Ang lamig ng pakiramdam ko noon. Para akong namanhid. Bumangon ako dali-dali at tumakbo sa pintuan bago lumingon sa higaan ko. Walang tao roon
Maiiyak na talaga ako noon, Sir Neb. Naisip ko noon na magpasama sa mga kaibigan ko dahil napapraning na talaga ako. Ikinuwento ko yon kay tatay at sinabi niya na magdasal lang ako lagi at magpausok sa bahay, lalo na roon sa mga lugar na pinamamalagian niya. Sir Neb, mabisa naman. Hindi ko na naramdaman yung babae na tumatabi sa akin. Hindi na rin siya nagpapakita sa may pinto ng kwarto. Nakita ko siya sa ibang panig ng bahay. Foam, kumot at unan. Electric fan na declip. Butane na kalan. Ilang plato, kutsara at tinidor. Ilang lutuan at isang maliit na Durabox lang ang gamit ko rito sa bahay. Wala namang matataguan yung babae. Pero nagalit yata siya noong magpausok ako. Dahil isang gabi ay may narinig akong nagbubukas sara ng Durabox. Hinihila-hila yung mga drawer. Since hindi na nga ako gumagamit ng kwarto noon, ay nasa sala lang din yung Durabox, sa may dulong part ng sala sa gilid ng main door. Nakapwesto pa man din ako sa gilid ng pinto. Nasa bandang uluhan ko yung Durabox. Nakatalikod ako sa pader para hindi niya ako matabihan. Papansin talaga yung babae dahil noong naging aware ako na hinihila niya yung drawers ng Durabox, ay lalo pa niyang nilakasan ang paghila-hila roon. Natukso akong tumingala para tignan ang ginagawa niya. Pero syempre, natatakot ako. Ang ginawa ko na lang ay nagmamadali na naman akong bumangon at tumakbo sa pintuan. Nang nilingon ko yung Durabox, nakita ko yung babae na nakaupo sa ibabaw noon. Saglit na saglit ko lang siyang nakita. White lady. Nakaputi na mahabang dress at may mahabang buhok. Parang palaka ang pagkakaupo niya doon sa ibabaw. Lumabas ako noon at ayoko na sanang bumalik. Lilipat na lang ako, kako. Kaso naisip ko na lang din na iilang buwan na lang ang pagtitiis ko. Uuwi na si tatay sa March. Konting-konti na lang. Pagpasok ko ay nakita kong bukas ang pinakataas na drawer ng Durabox at may bakas ng maputik na paa sa ibabaw. Ito yung latest na time na nakita ko siya, Sir Neb. Last Sunday lang ito. Nakasandal ako sa hamba ng pinto at nanonood ng anime sa cellphone nang makarinig ako ng saltak. On reflex ay napatingin ako para hanapin yung sumaltak. Kung bakit ba naman kasi sa may kwarto ako napalingon at nakitang nakasilip sa gilid ng dingding yung babae. Nagtayuan ang balahibo ko kasi halos sumayad sa kisame ang ulo niya. Noon ko lang din napansin na ubod pala ng laki ang mga mata niya. Hindi kaagad ako nakakilos hanggang sa humawak yung kamay niya sa gilid ng dingding. Sa sobrang putla ay kulay asul na. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon dahil bigla ko siyang minura at pinalayas sa bahay. Yun lang at bigla siyang nawala. Minsan din na nakausap ko yung isang kapitbahay ko, doon ko nakumpirma na hindi talaga ako nag-iisa sa bahay na ito. Medyo kabiruan ko kasi yon. Nagtatawanan pa nga kami nang bigla siyang may mabanggit sa akin. Kailan ko raw ba ipapakilala sa kanya yung babaeng inuuwi ko sa bahay? Madalas niya raw makita yon na nakatayo sa labas, pero hindi naman namamansin. Nagbiro pa nga siya na mukhang tuliro. Baka raw nakakailang rounds kami, kaya pagod na pagod. Ni hindi ko na kuhang tumawa noon, Sir Neb. At nung sinabi ko sa kanya na ako lang ang nasa bahay na yon at wala akong inuuwing babae, ay natulala na lang din yung kausap ko. Sir Neb, sa ngayon ay napag-isip-isip ko na baka kaya madalas magpakita at magparamdam yung babae ay dahil natatakot ako. Siguro ay dapat kong ipakita sa kanya na mas matapang ako kaysa sa kanya. Pero pwedeng mali ako. Pwede rin kasing humihingi lang siya ng tulong o ano. Natatakot naman akong kausapin kasi baka atakihin ako sa puso kapag narinig kong nagsalita yon. Siguro magtitiis na lang ako, Sir Neb.
Sana talaga ay makauwi na ang tatay ko.